Ayon, so pag ang pag-uusapan ay bullying, marami sa mga estudyante naka-experience ng bullying. And siguro yung iba, light form lang ng bullying yung na-experience nila. Kaya kayang dalhin. Pero merong iba na talagang na-experience yung bullying consistently, halos daily nilang na-experience yung bullying. Kaya at some point, kumbaga, it really affects their life, yung pamumuhay niya and yung daily functioning niya minsan naapektuhan na pag yung paulit-ulit na na-experience ng isang estudyante yung bullying, and pwede siyang umabot dun sa punto na hindi na niya kagigiliwan, kumbaga hindi na masaya sa kanya yung pagpasok sa school, kasi pagka pumasok siya, yun na naman, may experience na naman niya yung bullying. Kaya mayroong mga estudyante talaga na umaabot dun sa punto na mag-stop na lang kasi hindi na pleasurable yung pagpasok mo sa school. Ayun, lagi natin tatandaan na yung bullying has a long-term effect. Kasi kahit nakagraduate na yung isang estudyante or yun nga, nakagraduate na ng high school, college, nagtatrabaho na, pwedeng yung experience na yun, yung traumatic experience na yun, pwedeng maka-apekto yun sa functioning niya as individual kahit nagtatrabaho na siya. Kailangan kasi na yung experience na yun ay ma-process, yung bullying experience na yun ay ma-process, and kailangan ma-let go niya yung mga emotion, yung masakit na salita na yun, pwedeng ma-retain sa kanya yun habang buhay. Pag sinabi mo sa isang tao, pag ipinamuka mo sa isang tao na wala kang mararating, ito ka, bobo ka, wala nga, pwedeng ma-retain yan sa utak niya. Hindi lahat nagre-react ng positively, and pwede nilang isipin na ay ito nga lang siguro ako, ay mahina nga siguro ako, ay bobo nga siguro ako, kaya ito lang ako, ito lang ang buhay ko. Pwedeng ganun yung mga, hindi lahat magre-react ng positive. Na pag sinabi mo sa kanila na mahina ka, papatunayan nila sa'yo na mali yung sinasabi mo. Hindi lahat ganun. Yun nga, umbaga, very common dun sa mga lower year yung bullying. Kasi nga, siguro hindi pa sila magkakakilala. Yung medyo nagkakapaan pa kasi magkakaiba sila eh. Galing sila sa iba't ibang school. And lahat ng pinanggalingan nila may kanya-kanya silang pride. So medyo may konting yabang pa sa loob nila, kumbaga may ganun. Pero towards the senior year nila, unti-unti na yung nawawala. Kaya kumbaga karamihan ng case ng bullying sa school ay andon sa lower year. Pero pag nangyari siya, ito naman ang nakakalungkot. Pag nangyari siya sa higher year, yun yung worst type ng bullying. Kasi matatanda na eh, kumbaga ibang level na ng bullying yung nangyayari pagka sa higher year. So, ganun. Kumbaga, lagi natin tatandaan, long-term effect. Unlike dun sa traditional, ito yung isa rin sa mga nakakatakot ng form ng bullying, yung cyberbullying. Kasi, kaya siya nakakatakot, yung tao na nabully, pwede niyang isipin na lahat ng tao sa paligid niya, since nangyari nga siya sa online, sa social media, pwedeng isipin niya na yung lahat ng tao sa paligid niya ay alam yung nangyayari sa kanya. Alam yung issue na nangyayari sa kanya. Kaya pwedeng isipin niya na wag na lang akong lumabas ng bahay. Wag na lang akong pumasok. Wag na lang akong magtrabaho. Kasi yung mata ng lahat ng mga tao ay sa akin. Yun. Pero in reality, hindi naman lahat talaga ng tao ay alam yung problema mo, alam yung issue mo. Pero yun nga, pwedeng ganun yung isipin ng isang tao. Feeling nila, wala na silang mukhang maiharap sa lipunan. Yun. So, yan yung other form ng bullying na pwedeng, kumbaga, sobrang mas malala yung maging epekto. And sa case ng bullying, hindi lang yung mga nabubuli yung pinaprocess. Pinaprocess din namin yung mga nambubuli kasi they are also a victim. Hindi sila basta lang nila naisipan na mambuli lang.
yung trip-trip lang. Hindi ganun. Kumbaga, pwedeng naka-experience din sila na mabully at some point in their life, or pwedeng expose sila sa mga ganung, sa ganung environment, sa bahay, sa community, dun sa ginagalawan nila, sa society na ginagalawan nila, pwedeng expose sila sa mga ganung violence. Kaya pinoproject nila dun sa ibang tao. Yun. So, even sa ano, kumbaga, another fact about sa bullying, even pala yung mga bystander o yung mga nakapanood lang ng bullying na ganun, ay pwede rin silang maapektuhan negatively. Sa paanong paraan? Halimbawa ako, nakapanood ako nung isang tao, isang bata na nambubuli, tapos yung isa binubuli, tapos wala akong ginawa. Yun. Pwede sa aking ma-develop yung sense of guilt or yung sense of helplessness. Wala akong magawa. Pwedeng mag-guilty ako, ay dapat pala ganito yung ginawa ko, ay dapat pala ganito. Tapos, pwedeng ma-process sa akin yun na what if sa akin mangyari yon? Wala pala akong magagawa talaga. At some point, pwede rin siyang magkaroon ng anxiety. Yan siguro yung mga fact about sa bullying na dapat talaga at early point ng pagpasok ng mga estudyante sa school, ine-expose na yung mga estudyante dun sa sense of community, na kayo ay iisang community, dapat inaalagaan yung isa't isa, may pakialam kayo sa isa't isa. Kumbaga yun yung unang i-develop ng mga school, yung sense of community. Isa kayong family, mas maganda. Yun. So, yun lang siguro, just to raise awareness nga. And ito ay paulit-ulit na rin na ginagawa naman sa taon-taon ito. And tapos yung mga program para malesen yung experience ng bullying, yung case ng bullying, para malesen yan. Maraming mga programa ang school na ginagawa, ang guidance office na ginagawa para malesen niya yung mga ganyang case. Kasi nga, isang beses lang kayong magsasama-sama dyan sa campus na yan. Bakit hindi pa natin gawing masaya at sulitin ng mga bata yung experience nila na yan? So, yan lang, and God bless sa atin lahat.